guys, welcome back to my channel, Mart TV. For today's video, isi-share ko sa inyo yung mga isi-share ko sa inyo doon, lalo na doon sa mga gustong mag-vlog pero nahihiya. Gustong mag-vlog pero naiisip nila wala silang magandang camera para makapag-vlog. Gusto nilang mag-vlog pero iniisip nila baka wala akong magiging subscribers, baka walang manood ng mga video ko, baka pagtawanan lang nila ako. Ayun, yung isa sa mga reason ng mga yung iba na gustong mag-vlog pero nahihiya. Guys, ako mahihiyain din ako since parang dati nung nagtatrabaho pa ako na ano, lady guard sa mall, pero parang 'di ba? Pag lady guard ka kasi parang hindi kailangan mahihiyain ka, dapat makapal ang mukha mo. Kasi paano mo sisitahin yung isang nagkamali diyan sa area mo? Excuse me, guys. Paano mo sisitahin yung nagkamali diyan sa area mo kung nahihiya ka? Ano ba yun siya? Ano ba yung ginagawa niya? Bawal yan. So, di ba naisip mo pero nahihiya kang sitahin? So ako, pagka nasa trabaho ako, wala akong hiya-hiya. Wala akong kinatatakutan kahit sino ka pa dyan, kahit mayaman ka pa dyan. Basta nagkamali ka, nilabag mo yung rolls ng isang halimbawa, isang mall. Ayan, wala akong pakialam, basta nilabag mo yung rolls ng kinatatayuan mo. Ayan, sisitahin talaga kita. Pero iba dito, iba kay YouTube. Pero kung gusto mo rin lang talagang mag-vlog, kapalan mo na yung mukha mo, 'di ba? Ayan. Hindi mo kailangan ng mga mamahaling camera para lang makapag-vlog. Cellphone lang pwede na. Para kung gusto mo talagang mag-vlog, hindi ka mahirapan na mag-video, hindi yung para hindi yung puro mukha mo na lang 'di ba yung nakikita mo. Bumili ka na lang ng ano, bumili ka ng tripod. Ayun, para pag video mo ng ganyan, oh, 'di ba? Nakikita mo na pati lahat ng nasa likod mo. Tripod mas maganda. Sa next time, gagawan ko ng video, guys, yung paano mag-sit up ng murang vlogging setup. Ayun. Ngayon kasi wala pa akong time gumawa ng ganong ano, pero may mga gamit naman na akong binili para sa ano, pagsisimula ng pagbablog. Mura lang, guys, promise. Hindi aabuti ng ano, ng 1,600 pesos o 700 pesos, kompleto na yung vlogging setup mo. Tama ba? Vlogging setup. Ayun. Basta. Kung nanonood ka rin lang, kung palagi ka rin lang nanonood ng YouTube, bakit hindi mo na lang gawin na i-vlog mo rin yung sarili mo? Mas maganda na rin yung nakukunan mo ng detalye lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Ayun. Ngayon ko nga lang naisip mag-vlog eh. Sana dati nga naisip ko na. Kaya lang dati kasi wala akong time manood sa ano ng mga YouTube video. Kasi nga ano, ang gawa ko kasi ano, kung naisip ko lang kaagad dati, maraming pagkakataon na pwedeng mag-vlog. Na tulad ng mga paglalabas. Ayun. Pagkakain sa labas, halimbawa. Minsan kasi nagagawa kong kumain sa labas pagkatapos ng sahod. Pero bihira lang din kasi dati kasi hindi ko naisip na mag-vlog kasi ang trabaho ko, lady guard. Papasok ako ng alas 8 ng umaga. Uuwi ako ng 8:30 ng gabi.
So, pag-uwi ko ng ano, pag-uwi ko ng boarding house, wala nang time para sa ano. Wala nang time sa sarili. So, pag-uwi ko galing ng boarding house, galing sa trabaho, minsan hindi na ako nakakain. Sobrang pagod dahil madalas ang posting ko kasi sa mall is entrance. Ayun. Ini-entrance nila ako kasi malaki daw ako pang bangga. Yun. Pang bangga sa mga customer. Day joke lang po, no? Ayun. Kasi pagka, ano, pagka medyo matagal ka na sa trabaho mo, yun, madalas talaga, madalas ilagay ka sa entrance. Kasi kumbaga, kung sa entrance ka, entrance guard ka, dapat marami ka nang alam tungkol diyan sa area of responsibility mo. Halimbawa, may mga customer ka na ano, mga tanong tungkol doon sa ano, sa trabaho, sa area na halimbawa si customer nagtanong, guard, saan ba yung kitchenware dito? So dapat ikaw kabisado mo kung saan yung kitchenware, saan area, saan bandang ano yon, saan bandang floor. Halimbawa, nagtanong, saan ba banda yung mga chinelas nandito yung ano, yung mga infant, saan ba banda? So, dapat alam mong sagutin. Kung hindi ka pa masyadong ano, hindi ka pa masyadong familiar dyan sa trabaho mo, mahirap kung entrance ka. Mahirap din kung sagutin mo si customer ng, ay, bago lang kasi ako dito, kaya hindi ko pa masyadong alam. Hindi pwede yon. Kung bago ka lang, hindi mo pwedeng sabihin kay customer yon, kasi pwedeng, may mga customer na masusungit kasi. Halos karamihan ng mga customer namin na naka-encounter ko, masusungit talaga. May mga pagkakataon pa na, ano, nasasaktan kami. Nasasaktan ka emotionally, nasasaktan ka physically. Ayan. Marami akong experience sa entrance mall. Maraming mga pangit ng ugali. Ayan. Sana nga dati naisip ko i-vlog ng mga ganun. No? Yun. Ang purpose ng video ko ngayon is, kung gusto mo rin lang mag-vlog, simulan mo na ngayon pa lang. Kasi, baka sa mga susunod na buwan, sa sunod na taon, baka magbago ulit ng patakaran si YouTube. Baka ngayon 1,000 subscribers pa lang yung hinihingi ni YouTube. Baka in the next year 1,500 na bago ka ma-monetize, o di kaya 5,000 or 6,000 watch hours na. Eh ngayon 4,000 watch hours, pero ngayon hindi ko alam kung mamimit na isang taon yung 4,000 watch hours. So, inihingi ko po yung suporta nyo, guys. Bago ko po tapusin yung video na ito, huwag nyo po muna kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell para po updated kayo sa aking susunod na video. Maraming salamat po. See you in my next video. Thank you, guys!